araw, no? Ito po ay makasaysayan na araw para sa lahat ng mamamahayag dahil sinusulong po natin ang karapatan ng malayang pamamahayag. Isa sa pa po ay petisyon para sa habeas corpus at certiorari sa pangalan po ni Lorraine Badoy at saka ni Ka Eric Celis, no? Ang issue po rito, unang-una, kung pwede bang mag-contempt at magpakulong ang Kamara de Representante laban sa mga media na ginagamit lamang ang kanilang karapatan para sa malayang pamamahayag. O ito ba ay pinagbabawal ng saligang batas bilang subsequent punishment para sa freedom of the press? Pangalawa, pwede bang i-contempt ang isang mamamahayag kung ayaw niyang sabihin ang source niya dahil nga sa sotolo? So ang re-resolve ng hukuman dito ay mas makapangyarihan ba ang Kongreso ng bumuo ng sotolo na nagsasabi na hindi po pwedeng pilitin ang mga mamamahayag na i-reveal ang kanilang sources kung ito po ay itatanong sa congressional hearing. So ang tanong, mas makapangyarihan ba ang Kongreso kesa doon sa batas na binuo nila, no? At pangatlo, syempre, ay kung pwede bang magpakulong ang Kongreso ng walang due process. Dahil nakita nyo naman po, si Lorraine Badoy pinakulong dahil ang sagot niya, minsan oo, minsan hindi, pero ang tanong, merong bang advertisers ang programa niyong Laban sa Bayan? Dahil po doon sa pagkakaiba ng sagot niya, kung may advertisers o wala, kinulong na siya dahil siya rin po ay nagsisinungaling. At ang kasalanan naman po ni Ka Eric, ayaw nga niyang i-reveal ang source niya dahil sa sotolo, at ang sabi ng mga congressmen, hindi raw po pwedeng i-invoke ang sotolo sa Kamara de Representante. So ito po ay hindi lang po makasaysayan para sa lahat ng mga mamamahayag, ito po ay importang araw para sa demokrasya. Dahil kung wala pong malayang pamamahayag, masusupil po talaga ang diskusyon, ang debate na kinakailangan natin para gumana ang ating demokrasya. So hindi lang po si Badoy at si Ka Eric ang dumudulog ngayon sa Korte Suprema, kundi lahat po ng mamamayang Pilipino na nagbibigay importansya sa malayang pamamahayag, malayang pananalita at demokrasya dito sa ating bansa. Sa censurary, well, ang censurary po is grave abuse of discretion nga, kasi binaliwala ang shield law na sotolo at hindi sila binigyan ng due process rights. Nakita naman na po natin na nung sabi ni Badoy na meron siyang advertiser, minsan walang advertiser, pinakulong na siya. At syempre, yung hindi pagpayag ni Ka Eric na sabihin kung sinong source niya.